Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Reflection, Monday of the 31st week in Ordinary Time. Jesus reminds us of the right disposition of our lives as children of God the Father. Jesus said in the parable that when we have a feast, we invite not friends, comrades, but the poor and needy, especially those at the bottom of our society. And it says in the last line of the Gospel that we have reward to receive in heaven because of our faithfulness. Maybe it is difficult to do because it is rare to see people who invite ordinary people to their feast. When Pope Francisco visited the Philippines, he ate with the survivors of Super Typhoon Yolanda and the earthquake in Bohol, even though he spent little time there because of the bad weather. He sincerely listened to the messages of the people who were telling him stories. The only point of Jesus is our humility and full acceptance of other people in every aspect of our lives. God's salvation is intended for all so that they may continue to walk on the path of goodness. So this is the joy in the heart of St. Paul in the first reading, that we share that joy with other people in doing what is right and good, especially to our neighbor. And every time we attend the Holy Eucharist, we are fed by the Word of God and the Body of Christ so that after each Mass we will go to love and serve God and our neighbor. May we take heart to have a humble heart that is always open to receiving other people who want to experience the Lord's love for each other. In the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.